ito kasama po natin si Quezon City Police District Director Edgardo Tino. General, magandang hapon po sa inyo. Jiggy, magandang hapon sa iyo at magandang hapon sa iyong mga tagapakinig. Opo, itong offline kapak na inilunsad po ng QCPDA, masasabi natin na isa rin sa kauna-unahan sa bansa. Ano po, at nakakagulat, napakaraming sumuko para... kumbaga para talaga magbigay ng impormasyon at makipagtulungan po sa inyo. Well, natutuwa tayo dahil makikita mo naman, Jiggy, kanina, no less than our public attorney's chief, si Attorney Persida Acosta. Opo. Ayan dyan, sampu ng kanyang mga kawani, mayroon siyang mga dalang nurses. Opo. At yung ating mag-iting na mayor, andyan din kanina. Opo. Pinangunahan yung ating programa na Oplan Katok Pakiusap. Opo. Binibigyan din nga natin dito na there is indeed a collaboration, cooperation sa mga barangay captains, opo, sa mga barangay XOs, opo, ng barangay tanods na tumulong sa atin, opo, para maisokatuparan at magkaroon ng realidad yung ating pangarapin na magkaroon ng drug-free barangay sa Calacan, Quezon. Opo. Yung pala, kumbaga, siguro impression din ng mga nanonood, kaya naman pala talagang gawin. Pero bakit po tumagal pa at syempre dumami pa rin yung droga? Well, sabi ko nga kanina, we take the lead dito sa operation na to. Natutuwa tayo dahil niayakap. Ito yung matatawag nating bridging leadership, no? Pinasimulan namin, we take the lead, sumunod, nakipag-cooperate, nakipag-collaborate yung mga barangay officials. Ito rin ay naayon sa kagustuhan nating incoming president, si President Duterte, na mag-launch tayo ng all-out war against drugs, no? Opo. So, we take the lead and we heed the call ng ating presidente. Uh-huh. Nagsalita siya, nagsabi siya ng policy direction niya. Uh-huh. So, bilang tayong namumuno, bilang Quezon City Police District Director, opo, sumusunod po tayo, tumatalima. Opo. So, yun po ang ating naisin. Lahat naman po, sabi ko nga, lahat ng naninirahan dito, ako po, hindi naninirahan sa Quezon City. Gusto ko rin po na ang pamayan natin ay tahimik. Mm-hmm. At gusto natin mamuhay sa isang komunidad na drug-free. Opo. No? So natutuwa po tayo. May mga programang binanggit si Mayor kanina. Uh-huh. Ipinoproseso po natin yung mga drug dependents na yan. Mm-hmm. So makikita natin na simula ito ng walang humpay na all-out war against drugs. Opo. So, lahat po ng barangay, may, kumbaga, may representative well, sa lahat po ng barangay? Inuna po natin yung pinaka-most affected barangay sa 12 stasyon. So, kinayaan po natin na yung ating station commanders makipag-usap, magkaroon po sila ng pagtatasa at pag-aaral. Alimbawa, pinaka-affected barangays nila. So, sila po, in collaboration with barangay captains, yun po ang inuna nila. Yung most affected barangay. Kasi opo, po, yun ang una nating lilinisin. Opo. Sabi ko nga kanina, binigyantiin ko, yung pwedeng kunin sa pakiusap, pakiusap po. Opo. Pero kaalinsunod din po niyan, yung aming masigasig, matyaga na law enforcement operation. Opo. So sabi ko nga kanina, yung aming anti-illegal drugs operation ay nakaangkurahe po sa apat na estratehiya. Mm-hmm. Demand reduction strategy, supply reduction strategy, internal cleansing, maglilinis po kami sa aming hanay, mm-hmm, at paigtingin po natin yung counter-intelligence effort. At nagbigay na rin po yung ating butihing mayor ng drug kit para kung saan ang inyo pong lingkod mismo ay magpa-drug test, 10 ng ating station commanders, 10 po ng command group ko, at lahat po ng personal ng Quezon City na involved sa implementation ng anti-illegal drug operations ng Quezon City. Opo. Siyempre, ito po yung mga street level, mga nasa eskinita, bye-bye, drug den. Pero yung pong mga drug lord, yung mga kilo-kilo talaga, malalaki, laboratorio, ano po nakikita nyo rito? Well, tuloy-tuloy po ang ating maging kampanya dyan. Sabi ko nga po kanila, ito po ay left-hand effort, no? Opo. Kaalinsunod po nito, meron din tayong right-hand effort. We will enforce the law without fear or favor. Opo. Kung if we will look back, makikita nyo naman po kung ano na yung na-accomplish ng Quezon City pag pinag-usapan po yung all-out war against illegal drugs. Marami po tayong nahuling mga malalaking personalidad, opo, mga foreigner na involved sa illegal drug trade. Mm-hmm. So ngayon po,
magiging mas maigting, mas focus yung ating gagawing operasyon laban sa mga ayaw tumigil ng pagbebenta ng illegal drugs. Apo, so bilang panghuli po sa mga nanonood na hindi pa nagdedesisyon na lumutang, ano po ang inyo pong pensahan sa kanila? Well, yung mga drug users, drug pushers, and drug couriers ng illegal drug trade dito sa Quezon City, kami po ay nakikiusap sa inyo, nagsusumamo na sumama sa kampanya dahil po ang nais natin ay isang drug-free community, isang drug-free barangay sa bawat istasyon na akin pong nasakupan. 12 station po yan. At tutuwa po tayo, nagpapasalamat dahil mainit na tinatanggap ng ating mga barangay captains, 10 ng kanilang mga konsyal at mga barangay XO ng barangay Tanod, yung ating apila sa kanila na sumama rito po at makipag-collaborate at makipag-cooperate sa amin, sa aming kampanya, tungo po doon sa naisin natin na magkaroon tayo ng drug-free community dito sa Quezon City. Maihabol ko lang po, pag lutang nila dito, kinukunan ng fingerprints, pinaproseso, tapos ano po mangyayari po sa kanila? Well, ipapadrug test po natin sila. Tagubilin po ng ating mayor, alamin din kung ilan ng kanilang anak, ilan ng kanilang miyembro ng kanilang pamilya, ano naging problema, bakit nagkaroon po sila ng experience na ganyan at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Yung kanila bang may bahay o kanilang asawa ay may pinagkukunan ng trabaho. So, ang mangyayari po ating pagtatasa po din sa problema ay whole of government approach, no? Okay. We will ask help from TESDA, we will ask help from DSWD para magkaroon po ng livelihood program para makita po natin na yung mga tao na involved sa illegal drug trade ay meron silang alternatibo. Opo, at maraming salamat po sa pagkakataon, General. Maraming salamat, Gigi, at mabuhay po kayo. Apa, si Chief Superintendent Ed Tino, ang director po ng Quezon City Police District. At,